isa sa mga sumikat na aktres noon dekada 60, at bahagi ng Salvador clan ay si Mina Aragon. Siya ay nanggaling sa isa sa may pinakamalaking lahi ng mga artista ng Salvador kung saan marami sa kanyang pamilya ang pumasok sa industriya ng pelikula. Si Mina ay naging parte ng People's Pictures na nag-launch sa kanya sa pelikulang I Believe, kasama ang aktor na si Sal de Chernock noon 1961. Si Mina ay dumaan din sa maraming pagsubok sa kanyang buhay, at ang isa sa pinakamalaking trahedya na nangyari sa kanya, ay nang may sumunog sa kanilang tahanan noon. Ang pangyayari ay naging kontrobersyal, sapagkat may malalaking pangalan na involved dito. Alamin natin ang mga nangyaring ito sa buhay ni Mina Aragon. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Mina Aragon, ay posibleng ipinanganak noon mid-1940s. Ang kanyang ama ay ang tanyag na basketball player, stage actor, talent manager, at producer na si Luis Salvador, o Lou Salvador Sr. Siya ay isa sa 102 mga anak ng nakatatandang Lou, sa kanyang mga nakarelasyon, nang siya ay nabubuhay pa. Marami sa kapatid ni Mina ay pumasok din sa pag-aartista, tulad nila Lou Salvador Jr., Ross Rival, Philip Salvador, Maria Lourdes na mas kilala bilang Alona Alegre, Leroy Salvador, at marami pang iba. Si Mina ay nilaunch bilang Discovery of the Year ng People's Pictures noon 1961, sa pelikulang I Believe, katambal si Sal de Chernock. Ito ay nasundan ng ilan pang mga pelikula sa parehong taon, kung saan ay nakatambal niya si Fernando Poe Jr., sa Sacristan Mayor, Apollo Robles at Hinahamon Kita. Sa mga pelikulang ito ay nakasama din ni Mina sila Bob Soler, Alicia Verhel, Carlos Padilla Jr., Loro Delgado, Johnny Montero, at iba pa. Noong 1962, ay ginawa naman niya ang mga pelikulang Sara Solyente, Panginoon, Puro Labis Puro Kulang, Masikipang Daigdig, at Samahang Siyete. Nang panahong ito ay unti-unting nakilala at sumikat si Mina sa mga movie enthusiasts. Noong 1963, nagkaroon ng title role ang dalaga sa pelikulang Mestisang Bangus, at nakasama niya ang mga komedyanteng sila Pugo at Bentot. Nakatambal din ni Mina ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng pelikula ng panahong iyon, mula kay Romeo Vasquez, FPJ, Bernard Bonin, at iba pa. Nagkaroon din ng mga endorsement ang aktres tulad ng Cashmere Bouquet, na isang brand ng toiletry. Si Mina ay isa sa naging mga unang modelo nito, na proud naman na inindorso ng baguhang aktres. Ilan pa sa kanyang naging mga pelikula ay Ang Magnong Mandurukot, At Sa Iyo o Sa Akin noon 1963. Pachamba Chamba, Dugo ng Sugatan, at Dimas Cadena noon 1964. Garrison 7 at Commander Judas noon 1965. Matapos nito ay pansamantalang nahinto sa paggawa ng pelikula ang aktres nang pinili niyang lumagay sa tahimik. Naging asawa ni Mina ang aktor na si Fernando Kelly Poe II o Andy Poe, na kapatid ng hari ng pelikula na si Fernando Poe Jr. Sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na si Randy, subalit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal, at nauwi rin sa hiwalayan. Siya ay muling lumabas sa pelikulang Jezebel noon 1973, na pinagbidahan ni Vilma Santos, bago tuluyang huminto sa pag-aartista. Kalaunan ay muling umibig si Mina, at napangasawa ang founder ng isa sa pinakamalaking media and entertainment company, na Viva Entertainment, na si Vicente Vic del Rosario. Si Mina ay namuhay ng tahimik kasama ang kanyang bagong pamilya, at ang mag-asawa ay nagkaroon ng supling, na pinangalan ng Divina Banesel. Subalit ang isa sa pinakamalaking trahedya ay dumating sa buhay ng mag-asawa, nang mayroon sumunog sa tahanan ni Mina. Ito ay naging sanhi ng pagpanaw ng 6 na nasa tahanan nang mangyari ang sunog, kabilang ang ilan miyembro ng kanilang pamilya. Naakusahan at nakulong ang anak ni Dolphy, na si Dolphy Jr. sa pangyayaring ito.
si Dolphy Jr. ay nakulong ng may 18 taon, hanggang siya ay mabigyan ng pardon ng dating presidente na si Joseph Estrada. Ayon kay Dolphy Jr., siya ay inosente sa pangyayaring ito at napagbintangan lang. Sinasabing ang tunay na may sala ay kaanak din ng mga Salvador, at hindi ang anak ni Dolphy. Subalit wala nang nakapublikong impormasyon kung ito ay nagkaroon ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kanyang sinasabi. Si Dolphy Jr. ay naging isang pastor, at panandali ang bumalik sa pag-aartista, matapos makalaya sa kulungan. Ang trahedyang nangyari na ito sa pamilya ng dating aktres, ay lubos na sumubok sa kanilang tatag, upang malagpasan ang hamon na ito sa kanilang buhay. Hinarap ni Mina ang buhay kasama ang kanyang asawa na si Vic, at nagpatuloy sa pagpapaunlad ng Viva Entertainment. Noon una ay sinabi ng dating aktres na hindi na siya muling mag-aanak, matapos pumanaw sa sunog ang kanilang unang anak ni Vic. Subalit kalaunan ay nagkaroon pa ng ilan mga anak ang mag-asawa, at ang kanilang pamilya ay mas naging matibay sa mga sumunod na panahon. Si Mina ay naging isa sa instrumento, sa pagsikat ng dalawang Sharon sa industriya ng showbiz. Una ay ang megastar na si Sharon Cuneta, na naging tanyag sa mga Viva Films noon 1980s hanggang 1990s. Ikalawa ay si Vina Morales na may tunay na pangalang Sharon Magdayaw. Kinuha ang pangalan ni Vina sa pangalan nila Vic at Mina, at ito ay pinagsama. Si Mina ay makikitang laging nakasuporta sa kanyang asawa, hanggang ang dating aktres ay pumanaw noon 1996. Hindi man ganoon karami ang personal na impormasyon na nakapubliko tungkol sa dating aktres, at miyembro ng Salvador clan, ay nag-iwan pa rin ang legacy si Mina sa industriya ng show business. Nagkaroon ng maraming hamon at pagsubok sa kanyang buhay, subalit ang mga ito ay kanyang nalagpasan, at ipinakita ni Mina sa lahat na siya ay naging mas matatag dahil sa kanyang mga pinagdaanan. Ang kanyang buhay ay inspirasyon para sa marami, at si Mina ay hindi malilimutan ng kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Mina Aragon, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.